come Holy Spirit, samama mo lingkod upang maging instrumento at taloyan ito pa pala. Sa mapagpalang araw po ng Biyernes, December 3, 2021. Welcome to Call the Line. Bago po tayo magsimula, nais ko po munang magpasalamat sa Diyos na buhay sapagkat pinaintulutan niya akong umabot ng 42 taon na ika-42 years old ko po ngayong araw po ngayon ng December 3, 2021. Ito po'y sa grasya at biyaya ng ating Panginoon. Pangalo po, tulad nga po ng naishare natin kahapon, tayo po'y na-promote sa Police Chief Master Sergeant o yung old na rango na SPO3. Sinishare ko po ito upang ipagpasalamat sa tunay po na nagpaintulot at nagkaloob sa akin ng biyayang ito, walang dilima ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kanya po ang papuri at pagsamba at pagdakila. Sabi nga po kasi, pag hindi daw natin ipinagmalaki na ito'y grasya, sa grasya at biyaya ng ating Panginoon, baka daw po bawiin ito sa atin. Kaya, for all the glory and honors are yours, Lord Jesus Christ. Sa gospel, kapatid, napakasimple po pero napaka makapangyarihan po ng mensahe niya sa araw nito. At ito po'y inango sa Mateo 9:27 hanggang 31. Ang sabi po rito, kapatid, pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga mulag. Tinanong sila ni Jesus, naniniwala ba kayo na magagawa ko ito? Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito? Ito po yung tanong ni Kristo sa iyo. Sa panahon ng kalungkutan mo, sa panahon ng kabiguan mo, sa panahon ng kawalan, naniniwala ba kayo na magagawa ko ito? Yan po unang tanong na gusto kong iwan sa iyo at yun din yung itatanong ko mamaya sa dulo. Pero bago yun, lumapit ang dalawang bulag sa ating Panginoon sapagkat gusto nilang gumaling. Sa unang gospel, yung mga nabasa natin, may isang bulag na sumisigaw. Pero this time, dalawang bulag ang sumisigaw. Same scenario, ang sinisigaw din nila, sabi niya, anak ni David, makabag po kay sa akin. Same na isinisigaw, same ng katayuan, pero this time, dalawang bulag ang sumisigaw. Ano ibig sabihin nito, kapatid? Sa panahon ngayon, maraming bulag at nagbubulag-bulagan. Bulag, nabubulag ng takot, nabubulag ng galit, nabubulag ng kakalayan, nabubulag ng sugal, ng talpakan, nabubulag ng peking kaligayahan at kasiyahan, nabubulag ng makamundong bagay. Kapatid, kung ikaw ngayon ay hindi mo alam na nasa status ka niyan, tiyak ako, maituturing ka na bulag na katulad nito. Hindi ka man physically na nabulag, pero spiritually, mentally, and emotionally, nabubulag ka ng kalaban. Iyon po yung unang puntos. Pero yung pangalawa, baka naman ikaw ay nabubulag-bulagan lang. Baka alam mo naman na nasa ikaw ay nasa status ng kamalian, na ikaw ay nasa pakikipag-partner doon sa hindi mo asawa o pakikisama doon sa kapwa mo lalaki o kapwa mo babae. O baka naman ikaw ngayon ay nasa baluktot na landas. Kapatid, nagbubulag-bulagan ka kahit alam mong nasa kamali ka. Pero hindi naman late. It is not too late. Lahat naman tayo dumarating sa status o sitwasyon na tayo nagbubulag-bulagan dahil sa ating kahinaan. Kaya siguro sa unang puntos, kung tayo'y bulag at nagbubulag-bulagan, hilingin natin ng kagalingan o ang espiritu ng katotohanan upang siyang magpalaya sa atin, upang siyang magpaliwanag ng ating mga mata. Nang sa ganun, makita natin ang tunay na katotohanan, ang katotohanan na siyang magpapalaya sa atin. Kapatid, sa huling banda ng gospel, pinagbawalan ng ating Panginoon na huwag sabihin na siya'y nagpagaling. Pero ang sabi dun sa gospel, ibinalita pa rin nila sa lupain. Sila ba'y nagkamali? Sila ba'y hindi sumunod sa ating Panginoon? O ito ba'y bunga lamang ng matinding pagpapasalamat nila sa ating Panginoon? Kapatid, ang nakita natin sa gospel, yung kanilang eagerness na ipagsigawan kung paano silang pinagpala ng Diyos, kung paano silang pinagaling ng ating Panginoon. Bagamat sinabihan silang huwag maingay,
pag-ipagsabi, hindi kaya ng puso nila. Excuse me. Hindi kaya ng puso nila na hindi ipagsigawan kung gaano kadakila ang Diyos na meron sila. Kung gaano sila pinagpala na makilala nila ang isang Yesus na tunay na nagpapagaling at tunay na nagpapatawad. Sa unang bahagi, kapatid, ang hamon sa atin, tayo ba'y bulag o nabubulag-bulagan tulad ng nasa gospel? Pangalawa, tayo ba'y katulad ng bulag na after pagalingin ay hindi mapigilan na ipagsigawan ang pagpapala ng Panginoon? Pero ang pangatlong hamon sa atin sa gabi nito o sa araw na ito, ang sabi niya, naniniwala ba kayong magagawa ko ito? Ito ang tanong sa iyo at tanong sa akin. Sa panahon ng ating pagdududa, sa panahon ng ating status o sitwasyon ng nanakit ng galit ng kawalan ng pag-asa, kawalan ng pagtitiwala, at pagkabawas ng pagmamahal sa mga taong mahal natin sa buhay, kaya ba natin sabihin, opo Panginoon, naniniwala ako? Nagtatanong ang ating Panginoon sa atin, sa iyo, at sa mga taong makakarinig ng tinig na ito, naniniwala ka ba na magagawa ito ng Diyos? Naniniwala ka ba na magagawa ito ng Diyos? Kapatid, yan ang tanong na iiwanan ko sa iyo. Naniniwala ka ba na magagawa ito ng Diyos? Ikaw ang sumagot at ako ang sasagot. Ang Diyos natin ang siyang kausap natin sa mga oras na ito. God bless.